Hi mga mommies! Welcome back again to my YouTube channel. So it's me again, Mommy Ed. So kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and hit the notification bell for you to become updated for my next uploads. So for today's video, ay isi-share ko po sa inyo kung kailan bumutaw sa pagdede yung aking baby. So, ngayon po ay March 24, 2023. So, ang baby ko po ngayon ay 2 years and 2 months na. So, hindi na po siya dumedede sa biberon o sa tsupon. Tumigil na po siya at sa baso na po siya umiinom. So, I just want to share my experience and kung paano ko po siya napatigil sa pagdede. At naturuan siyang uminom na lang sa baso. Please watch until the end of this video. So, alam ko po, isa sa mga problema nating mga mamis ay kung paano natin ibubutaw yung ating baby sa pag-inom o pagdede sa tsupon, sa bottle feeding. Kasi na-experience ko na yan doon sa pamangkin ko. So, 5 years old na siya, pumapasok na siya ng kinder, dumedede pa rin talaga siya sa tsupon. So, naisip ko, ano kaya ang pwedeng gawin kapag ganon? So, ngayon, nagkaanak na ako at in-apply ko kung ano yung dapat gawin. Kung paano siya matuturuan na tumigil na sa pagdede sa tsupon. Hindi naman yung totally na hindi na talaga siya iinom ng gatas. Pero, hindi na nga siya i-dedede at iinom na lang siya sa baso. So, yung baby ko po ay tumigil ng pagdede ay 1 year and 8 months. So, kusa po siyang tumigil sa pagdede sa tsupon. Kasi, so 6 months pa lang siya ay tinuturuan na namin siyang kumain. So, simula 6 months. So, kung makikita nyo po dun sa aking previous na mga vlogs ay 6 months ko tinuruan kumain yung baby ko. So, nung 6 months siya hanggang siya ay mag 1 year old hanggang ngayon ay pinapakain lagi namin siya. And siguro yun yung nakatulong sa kanya para malimutan niya yung pagdede. Kasi nga, busog na siya. So, number one tips po ay kailangan talaga masipag tayong magpakain sa baby natin. And itrain na natin siya na kainin yung pagkain na kinakain din natin. So, ganun kasi ako, hindi ko siya ibinubukod ng kanyang kakainin. So, kung ano yung pagkain namin, yun ang ipinapakain namin sa kanya. Kasi siguro yun na din yung naging way para hindi siya maging sapayan sa pagkain. Yung hindi ba siya naghahanap ng ibang pagkain. Kasi nga, nasanay siya na yun na lagi ang kinakain niya. Kung anong kain namin, as long as pwede po sa kanya, ay yun po ang pinapakain namin sa kanya. And kasalo namin siya sa pagkain. So, diba, ang mga bata ay kailangan mo ng long patience. You have to be patient sa pagpapakain ng ating mga chikiting. Kasi nga, antagal talaga niyan. So, madaming mga distraction habang tayo nagpapakain. Tatakbo doon. Pag may nakita nga, tatakbo din eh. So, nakakainip. Sa totoo lang, nakakainip magpakain ng baby. Lalo na kapag marunong na lumakad. Yung kung saan-saan na pumupunta. So, kapag hindi ka talaga naging patient sa pagpapakain sa kanila, ay tatama rin ka at iisipin mo na lang na, padidihin na nga lamang yan para wala na akong gagawin. Kasi, dun sa gatas kasi, pwede naman talaga na padidihin siya. So, dun sa mga previous vlog ko na napanood about dun nga sa sabi ay, bakit ba tayo na-i-stress sa ating mga anak na matanda na ay dumedede pa. 5 years old, 6 years old, dumedede pa. Huwag daw tayong ma-stress kasi wala namang matanda na
nadedepa. So, malalaman din daw niya yun kapag siya'y malaki na. Kusa daw yung titigil. Pero, sa ano ko, pwede naman natin siyang turuan talaga. At kailangan nga lang natin ng patient. And dapat talaga sipagan natin pag-upakain sa kanya. And wag tayong linas kugon. Halimbawa, pinakain mo siya ngayong araw, tapos bukas, hindi na uli. So, walang consistency. Dapat, kung araw-araw mo siyang pinapakain, ay ipagpapatuloy mo yun hanggang sa malimutan na niya yung pagdede. Ganun po kasi yung nangyari sa baby ko. Nagsimula siya ay pauti-uti lang. So, napapansin namin na nababawasan yung paghingi niya ng dede kasi nga kumakain na siya ng kanin. So, kasunod ay nitrained namin siya na uminom sa baso. Hanggang sa naturuan namin siya na doon na lang siya iinom sa baso at hindi na sa tsupo. Pag siya'y humihingi ng dede, doon namin siya binibigyan. And nag-i-enjoy siya kapag yon ang kanyang ginagamit. Ang ano nga lang, kapag gabi, gusto niya ay sa dede. Kasi nga, gabi, tinatamad kasi siyang umupo. So, inutay-utay namin yon hanggang sa matanggap niya na sa baso na lang talaga siya iinom. So, isa pa sa nakatulong sa amin ay yung pinabayaan namin siyang makipaglaro. So, hindi sa cellphone, kundi sa mga bata na katulad din niya. Kasi kapag siya'y nakikipaglaro, nakakalimutan din niya ang dumede. Kasi nag-i-enjoy siya makipaglaro eh. And then, pag siya'y pagod na, saka lang siya dede. So, napapansin nyo ba na kapag ang bata ay nasa bahay lang, nasa loob lang ng bahay, tapos walang ginagawa, nanonood lang ng TV. So, hingi siya ng hingi ng dede. Kasi yun yung paraan niya para hindi siya mainip. Yun yung gusto niyang paglibangan. So, that's why hindi siya tumitigil sa pagdede. Hindi nababawasan. Imbis na habang lumalaki siya, ay nababawasan yung pagdede niya, ay hindi. Lalo pa siyang nag-i-enjoy dun sa kanyang ginagawa. At the same time, ay nakakalimutan na din niya na kumain at nagdedepende na din siya dun sa dede. So, minsan tayong mga mamis, dumedepende na din tayo dun sa pagdede nila na, ay, wag nang pakainin kasi dumede nga. Pero, sa kapag lumalaki na po yung ating mga baby, dapat talaga, ay, pakainin na natin sila at turuan na para hanggang sa lumaki sila, ay, madali na nating maalis yung pagiging baby talaga nila. Okay? Yun lang po mga mamis. Thank you po sa panonood. So, sana po ay nakapagbigay ulit ako ng tips